Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang tao ay mayroong obligasyon na maging mabuti sa kanyang asal, unang-una sa kanyang Panginoon kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang asal ng tao sa kanyang Panginoon ay naipapakita sa kanyang takwa o takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumunod ay marapat siya na magkaroon ng mabuting asal sa kanyang sarili, na hindi niya ito dinadaya, hindi niya ito nililinlang sa pamagitan ng pagsuway kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi pagtupad sa mga ginawang obligado ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nililinaw natin ito dahil mayroong mga tao na nag-aakala na ang mga kasalanan ay ang paggawa lamang ng masama. Ang kasalanan ay hindi lamang paggawa ng masama. Meron din mga kasalanan na may tuturing na kasalanan dahil hindi mo ginawa ang mabuti. Hindi mo ginawa ang sala, hindi mo ito ginawa sa tamang oras at iba't iba pang mga bagay na may kinalaman sa paglabag ng Muslim sa mga pagsasabatas ni Allah. At syempre, mangangahulugan din na ang mabuting asal ay ang asal natin tungo sa ating kapwa, na siyang madalas na pagkaunawa ng mga mananampalataya kahit ng ibang mga tao tuwing ang natutukoy ang adab o akhlak. Mabuting asal tungo sa ating kapwa na tayo inshallah sa pamagitan ng mga pamantayan na ito, tayo ay nagdudulot ng kabutihan sa ating kapwa at nag-aalis ng pinsala sa kanila. Nang mabuting asal nga na ito, alhamdulillah, dulot ng pagiging perpekto ng Islam, ng bawat aspeto ng buhay ng Muslim ay nakasalalay sa gabay ng Quran at ng sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalalaman natin ang tamang ugali o magandang asal dapat na ginagawa ng Muslim sa kanyang kapwa-tao, Musliman o hindi Muslim. Nauna nating nabanggit ang mabuting asal tungo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagkatapos ay ang mabuting asal ng tao sa kanyang sarili. Subalit hindi ito nangangahulugan na mas mababa ang antas ng pagiging mabuti ng asal ng tao sa kanyang kapwa. Lahat ng ito ay pare-parehong mahalaga at marapat na nabubuhay ang tao na isinasaalang-alang palagi ang tatlo na ito. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru ma yudkhilun nasa al-jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Na ang magiging dahilan o magiging pangunahing dahilan ng pagpasok ng mga tao sa paraiso ay ang takot nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang pagiging mabuti ng kanilang asal, lalong-lalo na tungo nga sa kanilang kapwa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming mga pagtalakay ang ibinigay ng ating mga scholar tungkol sa usapin ng mabuting asal at ang lahat ng ito ay umiiral o kaya ay kanilang isinasangguni mula sa mga batayan sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mula rito, makikita natin ang napakalaking pinagkaiba ng relihiyong ito sa iba pang mga relihiyon. Ang ibang mga relihiyon o mga tagasunod na ibang relihiyon o ibang sistema ng pamumuhay, wala silang tiyak at konkretong panuntunan kung ano ba ang mabuting asal. Subalit tayo, alhamdulillah, iisa lamang ang mabuting asal ayon sa pagkakaunawa natin at mula sa sunna ay natutukoy natin kung mabuti ba o naging masama ang asal ninuman. At sa lahat ng asal, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ikhlas pa rin. Ikhlas na marapat na pangunahing asal ng mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liban pa sa takwa, ang mananampalataya ay dapat merong ikhlas kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang ibig sabihin, katulad ng sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, "An la tatluba ala amalika syahidan gairallahi wala mujazian sawa." Nang tao ay meron totoong ikhlas, kung siya ay walang hinahangad na sino mang saksi o tagapaggantimpala sa kanyang mga gawain, liban pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang kanyang hinahangad na makakita sa kanyang gawaing mabuti at maggagantimpala sa kanyang gawaing mabuti.
At ang ikhlas ay mayroon din ng kinalaman sa asal ng tao sa kanyang sarili. Na siya ay gumagawa ng mabuti inshallah sa paghahangad na magkamit ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at makaiwas sa parusa ni Allah sa mga kaparaanan na napagtibay sa sunnah inshallah. At syempre sa pakikipagkapwa-tao natin, marapat na mayroon ding ikhlas. Lahat ng mabuting asal ay nakaugat dapat sa ikhlas. Dahil ang sino man na nagiging mabuti sa kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa, maaaring siya ay nagpapayo, maaaring siya ay tumutulong, maaaring siya ay dumudulot ng iba't ibang mga kabutihan at nag-aalis ng iba't ibang mga kasamaan o pighati sa pamagitan ng kanyang pagsaklolo at pagtulong sa kanyang kapwa mananampalataya. Kung lahat ng mga ito ay ginawa niya ng walang ikhlas, tunay na ito ay ginawa nga niya sa masama pa rin na layunin. Dahil ang tao na gumagawa ng mabuting bagay ng walang ikhlas, ang katotohanan lamang sa kanyang ginawa ay ginawa niya ito na naghahangad siya ng gantimpala mula sa tao na yon na kanyang tinulungan, o kaya ay naghahangad siya na balang araw na siya ay makakapaningil ng utang na loob, o kaya balang araw susubukan niya na mapangingibabawan niya ang tao na ito at siya ay kikilos o gagawa ng mga gawain na isusumbat niya ang kanyang mga naitulong sa mga tao na ito upang makakuha ng kapalit sa kabutihan na kanyang ginawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, akthiru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Ang pinaka pangunahing dahilan ng pagpasok ng tao inshallah sa paraiso ay ang takot kay Allah at ang mabuting asal. Kaya huwag natin sasayangin ang pagkakataon na ito, na tayo inshallah ay nagkakamit ng malalaking gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit hindi natin nagagawa ang iba pang mga gawaing pagsamba na tukoy na malaki ang gantimpala ng mga ito. Katulad halimbawa sa mga pagbabayad ng zaka o kaya pagsasakatuparan ng hajj at ng umrah, malalaki ang gantimpala ng mga gawaing ito. Subalit, inshallah, sa pamagitan ng ating mabubuting asal tungo sa ating kapwa, ay magkakamit din tayo ng iba pang mabubuting mga gawain na gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Ang mabuting asal, katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rajula layudrika bihusni khuluqihi darajata sa'im al-qa'im. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang tao ay maaaring magkakamit ng mataas na antas na katulad ng antas ng tao na palaging nag-aayuno at palaging nagsasagawa ng mga voluntaryong sala sa gabi sa pamagitan lamang ng kanyang mabuting asal. Sa pamagitan lamang ng kanyang mabuting asal ay nakakamit niya ang gantimpala o antas. Makakamit niya ang antas na katulad ng antas ng tao na palagi ang nag-aayuno at palagi ang nagsasala sa mga gabi ng kanyang buhay. Alhamdulillah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mabuting asal din naman ay marapat na ginagawa niya o sinasakatuparan sa paghahangad na ito ay masaksihan ni Allah at gantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nanawa sa pamagitan ng kanyang mabuting asal, ang magiging gantimpala nito mula kay Allah ay ang paraiso, insha'Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa isang hadith na iniulat ni Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhu, nang iniulat niya nang minsan ay nagsabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napapasok sa lagusan na yan ang isang tao na kabilang sa mga mananahan sa paraiso. At ang nakita ni na Abdullah at ng mga sahaba ang tao na ito ay nagtaka sila. Kung ano ba ang ginagawa ng tao na ito at ang tao na ito ay naging karapat-dapat sa paraiso. Kaya si Abdullah bin Amr bin Al-As ay nakaisip ng paraan upang manatili sa bahay ng tao na ito ng ilang mga gabi at obserbahan kung ano ba ang kanyang espesyal na ginagawa sa kanyang buhay upang siya ay mapangakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. At ang dahilan nga si Abdullah bin Amr na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang asawa, kaya siya ay makikituloy muna sa taong ito sa ilang gabi at pinagbigyan nga siya ng tao na ito.
Sabalit, sa dulo ng kanyang pamalagi sa bahay ng tao na ito, hindi niya nakita ang tao na ito na nagtahadyod, hindi niya nakita ang tao na ito na gumawa ng anumang espesyal. Liban na lamang na nakita niya na ang tao na ito kapag natutulog, kapag ito ay pumipihit sa kanyang pagtulog, ay nagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabalit, hindi pa siya natuwa sa kanyang nasaksihan dahil maaring hindi pa niya nakita ang lahat. Kaya bago pa siya umalis, ay nagtanong siya doon sa tao na yon kung anong kanyang ginagawa na dahil dito siya ay naging kabilang sa mga pinangakuan ng paraiso. Sinabi ng tao na yon na hindi siya inaabutan ng oras ng pagtulog liban na lamang na pinapatawad niya ang mga nakagawa ng pagkakamali sa kanya at hindi siya natutulog na siya ay mayroong sama ng loob sa kanyang kapwa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ganitong asal ay kabilang din sa mabubuting asal. Nang mananampalataya, inshallah, ay mapagpaumanhin. Nang mananampalataya, inshallah, ay hindi mapanghimasok sa buhay ng iba na maaring magdudulot na sasama ang loob niya sa mga tao dahil sa kanyang masyadong pag-uungkat sa mga bagay-bagay tungkol sa ibang tao. At gayon din, meron siyang mahusay na pag-aakala palagi sa mga tao na siya ay mayroong husnudhan sa mga mananampalataya, na hindi siya malisyoso, na hindi niya minamasama basta-basta ang ginagawa o sinasabi ng ibang mga tao tungkol sa kanya o tungkol sa iba. At hindi ito magagawa ninuman liban na lamang sa ikhlas. Kung ang tao ay mayroong ikhlas at tininiwala siya na ang kanyang mabuting gawain ay si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang tunay na nakakasaksi at si Allah lamang ang tunay na makakapaggantimpala nito, ito ay isang mabuting gawain na walang nakakasaksi. Napanatilihin mo ang iyong puso na malinis na walang sama ng loob sa iyong kapwa. Walang makakasaksi nito liban kay Allah. Walang makakasaksi nito liban kay Allah. Maaring wala talagang makakaalam nito sa mga tao. Sabalit ito'y ginagawa mo dahil sa iyong pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa pag-asa na siya ang tunay na nagagantimpala sa iyong pagtitiis, sa iyong pagsisikap, sa pagdudulot ng kabutihan sa iyong kapwa at pag-aalis ng pinsala sa kanila dulot ng iyong magandang asal, insha'Allah na nakaugat sa ikhlas. Ikhlas na magtitiyak ng iyong mabuting asal ay makatotohanan, insha'Allah, at hindi negosyo na ipinupuhunan mo sa pamagitan ng iyong mabuting asal, dabawang na balang araw ay hihiling ka rin o maniningil ka rin ng kapalit sa kabutihan na nagawa mo sa iyong kapwa sa pamagitan ng panunumbat, paniningil ng utang na loob o kaya ay pamiminsala. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O mga nananampalataya, huwag ninyong pawawalang sa isa yung inyong mga sadaka. At ang sadaka na tinutukoy dito ay hindi lamang sadaka na pera. Lahat ng mabuting asal na pinakita natin sa iba, ito ay sadaka rin. Huwag nating pawawalang sa isa yung ating mga sadaka sa pamagitan ng panunumbat at pamagitan ng pamiminsala.